Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo na ang makal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mo na ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako'y iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poong Diyos na maibigin,
Ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit, o poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako. Laban sa kaaway, ay ipagtanggol mo. At sa umuusig, sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo'y iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtitiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akhain, damayan ang iyong anak sa sugat ni Hesu Kristo. Gawin mo kaming kasalo nang may pagsintang wagas habang kami nabubuhay. Gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayan ng Poong Yesu Kristo, sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, Alleluia,
inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, namangha ang ama at ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't makakayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo ay para na rin tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa araw na ito, ay ginugunita natin ang mga dalamhati na dinaanan ng Mahal na Birhen Maria. Huwag natin pong akalain na si Blessed Mother, sapagkat siya ang ina ng ating Panginoong Jesus, napakasarap ang kanyang buhay. Laging maginhawa, laging mapayapa, ang totoo po ang buhay ni Blessed Mother mula nung siya ay naging ina ng ating Panginoong Jesus ay kabaliktaran. Punong-puno po ng dalamhati. Ang dami-dami niyang problema suliranin. At ang mga ito ay sunod-sunod na dumating sa kanyang buhay. Lagi siyang aburido. Lagi siyang nalulungkot. Magulong-magulo ang kanyang isip. Marami siyang dinaan ng hirap sa buhay, sa kanyang pag-aalaga, pag-aasikaso sa ating Panginoong Jesus mula nung siya ay isinilang hanggang namatay ang ating Panginoon. Halimbawa, nung siya ay ipinanganak sa Belen, ang Holy Family walang matirahan. Si Jesus isinilang sa samsaban. Wala silang sapat na damit at sapat na pagkain. Pagkatapos nang gustong patayin ni Herodes si Jesus, sila ay tumakas sa Ehipto. Malayo ang Ehipto
ito mula sa Belen at sa Ehipto sila ay naging OFW. Sa Ehipto, wala silang sapat na makain. Napilitan pa si Blessed Mother na maghanap buhay para silang tatlo ni Jose at ng Panginoon mabuhay. Nung nawala si Jesus sa Jerusalem, nung siya ay 12 taong gulang, nagkakandahirap si Blessed Mother sa paghahanap kay Jesus kung saan-saan para matagpuan ang kanyang nawawalang anak. Pinaghahanap siya ng 3 araw. At nung siya ay naglilingkod na para sa Diyos Ama, at si Jesus pinapahirapan ng mga tao, naghihirap din si Blessed Mother. Lagi siyang nag-aalala. Lalo na nung pinatay ang ating Panginoong Jesus, naghirap ng husto ang ating Blessed Mother. Ang totoo po, ang buhay ni Blessed Mother, mula nung isinilang ang Panginoon hanggang siya ay namatay, puro hirap ang kanyang dinaanan. Puro problema. Naghirap ng husto si Blessed Mother sa kanyang pag-aasikaso sa ating Panginoong Jesus. Nagdalamhati siya ng husto. Yan ang ating ginugunita sa araw na ito. Ang marami at sunod-sunod at malalaking paghihirap ni Blessed Mother. Ang kanyang pagdalamhati na sunod-sunod, halos walang tigil. Dinaanan niyang lahat ito ng taos puso para ka ating Panginoong Jesus. Yan ang pagdadalamhati ng ating Blessed Mother. Sa lupa, naghirap siya ng husto sa kanyang pag-aasikaso sa ating Panginoong Jesus. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga tao na may mabibigat na pinapasan. Habang at ang ating tugon, panatilihin mo kami na tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob, habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria, manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria o Panginoon. At inawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon, manalangin tayo.
Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, o Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kami na nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapangligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nanay, ay narito po ang alak at hinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay lugom at katawan aming tatay. Magbibigay buhay. Paghahanda ng alay ngayon ay sisimlan. Ang alak at hinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay dugom at katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pagkikinabang. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming pag-aakin. Ngayon na aming ginugunita ang Birhen Mahal na niloob mong maging ina naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Inilulugog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon na pinararangalan ang makal na Birhen Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lakat, ang makal na Birhen na totoong mapalad, na iyong pinili na maging ina ng iyong anak. Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming lakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kaniyang bigay, kumunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon na napagsalukan na ang piging na nagligtas sa amin, hinihiling namin na mga gumugunita sa pakikipagtiis nang mahal na Birgen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni dulwalhati ka na.